kasi yung ABC, yung Dragon Lane dito ng Geek Fam. So maybe this time, they're gonna be having Saya on their hands. And we'll see. Kasi Saya din ang ginamit ng Alliance kanina against Kamihan. Okay. So, dapat nga rin naman talaga magkasama yung Saya and Rakan dahil meron kang passive na makukuha sa parehong champion. Kapag pinili mo sila pareho, pero this is going to be the Ziggs ban. Standard, Camille ban naman para sa Geek Fam. Yes, this is Pansit, mga kaibigan. We are now at the drafting phase. Oh, Renekton. Is that Renekton? Lolong? Hindi kita yung mukha na Renekton, no? Malakchad daw. Si Gaya na si Aimo. Alala mo ba? 9 feet? 9 feet? Oh, 9-footer pala. 9-footer pala yan. Grabe naman yun. Matangkad pa kay Yao Ming. Grabe naman. Siguro kasi, pag, paano pa pag katinungtungan niya yung buntot niya, no? Magiging 10-footer na. Akali na magiging man dito, last man. Ng Geek Fam. And sa ngayon, eto na naman, nakakita na naman tayo ng heavy priority on the Twisted Fate. And we already saw yung Raven na yan na gumamit ang Twisted Fate to its full potential kanina. Pero hindi, kinapos lang ang The Alliance against them yan. Pag eto, Twisted Fate ng Alliance ay natalo. Ibig sabihin, may unos. May unos tong Twisted Fate, no? Nakakakotob ako nang di magkara sa Twisted Fate na to. Kasi first pick, eh. This is gonna be the second game na first pick si Twisted Fate. Priority pick, no, mga kaibigan. And we all know na sa current meta natin, ang data, even in the Philippine region, ang madalas nating mga meta pick dito na first pick, yan, sila Graga, sila Camille, or sila Fiora. Pero iba dito, talaga, eh. No? But now, dalawang Chunky Boys kaagad, Gragas and Uy, si ayan na. Ayan na nga yung sinasabi nga natin the counter pick to a Twisted Fate even back in the LoL PC days ay yung isda na yan, di ba? So please, in the mid lane. I hope in the mid lane yan na hindi ako magkamali kasi may Gragas eh. So most likely mag-Gragas jungle yan. Or pagbalik rin nila, pwede rin, di ba? Yes, wag lang jungle Garen, no. Wag lang. Mahirap yan. Lang. Problema nga ito. Pero it's gonna be the lucky mga kaibigan. It seems like Geek Fam will be going for Dragon Lane na Brom and Kai'Sa. And we all know kung gaano ka-effective yung dalawang champion na yan since sa ating playoffs pa lang. Oh, lagi na yan. Lista mo na yan. And it's gonna be very interesting. Ang meron dito, ang Geek Fam, tapos paano yun kay Darius? Istakan lang sila lahat yan, Kuya Gigi. Medyo mahirap to, ha? Mas gusto ko ang drunk dito ng The Alliance. Balance lang, meron silang disengage, tapos meron silang Darius na pwede gubit na. At mas takan itong apat na melee champions ng Geek Fam. Anything can happen. Sabi nga natin, counter pick sa counter pick, Fizz, counter pick. Ay, then Fizz jungle! May Fizz jungle, Kuya Gigi! Is that the Fizz jungle? Teka nga, confirm natin. Ayun, tama ka dyan. Diba? Oh, Toulouse. So, sabi ko na, this hindi Garen jungle. Yun ang mahalaga sa lahat. Mga kaibigan, we are now going sa ating pangalawang laban ngayon sa ating another set of series. This is going to be Alliance vs. Geek Fam Best of 1 series. Pero, napaka-aggression coming from jungler. Uzora Becky. Pareho, ito yung ano no ginagawa rin ng Omega Esports during the playoffs, you know, the Baron laner and the mid laner go for the mid lane, pero mukhang hindi to naging pabor sa Geek Fam. Eh, paano magiging pabor? Kita ko naman yung ginawa doon ni Rich, tol. Having the time of his life, nagbabato lang ng mga kanyang mga hangin. Pero ang kagandahan rin naman, with the very early wave clear, at mabilis na pag-wave clear, naka-uwi kagad itong si Ozora Becky. Ang kalungkutan nga lang doon, pag-uwi niya, kumuha lang siya ng health at wala naman siyang nakuhang 500 gold para sa extra item, kumbaga, eh, di ba? So, hindi talaga worth hindi, yung hindi ganong super worth, exchange no? Na nangyari dito. No? Kahit sabihin mo mga 300 gold lang yan sa kamay ni Raven dito, malaking bagay pa din yan, lalo na sa mga susunod na mangyayaring teamfight dito. Pero we're seeing that SSK is already trying to respond in the mid lane dito. They're gonna try to secure the Blue to? Sentinel. Mukhang invade to sa Blue Sentinel, pero they're just gonna go for bot lane. It's gonna be a dive. We'll see kung pag-dive sila dito. They have the gold card ready for Raven dito. Pero ayun na nga, hinarangan ng shield! Just in time, Nyx side. Nice shield para kay Nyx dito. Pero that's gonna be secured good kill para sa kanila. That's gonna be Alliance getting that double kill for SSK. Delikadong buhay niya. Trickster going in. Red Rampel dito. At sa Venom pa na maganda pagpasok. That's gonna be a 2-for-1 exchange. First blood goes to Alliance. Yun yung moments na mapapasabi ko na ginawa niya na ang lahat. Ngunit hindi sapat. Pero napaganda ng breakable doon na talagang nakakuha siya ng sobrang daming damage. At tumagal sila eh. Yun yung pinaka-importante doon.
makatagal sila at umabot yung kanilang backup. And instead na 240, naging 241 pa nga. Pero ito na nga, The Shang. Back wave, that flash, pero umabot pa. What a nice sonic wave coming from SSK dito. That was a worth trade para sa kanila, no? Dahil, syempre, easy kill para dito. Gamit pa nga man dito si WJ, yung kanyang buyer. Tama, and ito nga, si Chikay dito, Kuya GG, SSK, Lee Sin. Kita mo naman, 3 kills na. At ang unang item, nako, serrated there. So most likely, 100% sure ako, aggressive yet. Wow, that's a nice flash back from Pompo dito. Pero meron pa na champ the waters coming from Bramfell. Pero meron siyang red buff dito. Talagang sobrang bagal na SSK. Pero Redemption will just heal SSK dito. And Rish, gonna be dead to respond mga kaibigan. Giving out sa kanyang Eye of Swarm para na magbigay ng shield. And walang pag-initiate na nangyari. Okay. Easy na. Tingnan natin tayo sa mapa. Yep, easy na. Okay. Pero napaganda ng punish na ginawa dito ng Geek Fam. Tama ka. Flash body slam. Sumaking sakto kay Raven. At wala rin siyang barrier. Hindi pa nga rin buo yung kanyang Rod of Ages. Kung kaya naman, natunaw siya. Remember, this is a Fizz jungle. So hindi to makukulangan sa damage department. Nandyan din si Ozora Veggie. Kumbaga, damage nito, ano eh, no? Paldo. Ang pinakamagiging problema lang talaga ng Geek Fam dito is yung kanyang range. And ginagawa nila rito para hindi nila masyadong indahin yung range advantage na meron dito ang Alliance is to go all in. Pasok na. Yeah. Flash body slam, tapos pasok din ng Fizz. At syempre, Trickster out na lang. Totoo yan, Otto. No? And malaking bagay dito. Speaking of yung range advantage na meron ang Alliance dito, malaking, ano, no? Malaking nasa shoulder dito ni Ozora Veggie with that Gragas na kailangan niya masigurado na maayos lagi yung kanyang mga explosive cast para kahit paano ma-utilize na yung pagiging liri nila dito. Pero mga kaibigan, Alliance already starting this dragon, first take of the game, pero alam ito ng Geek Fam. Now they will try to respond. It's gonna be the visual feature tumama dito mga kaibigan kay SSK, pero Chum to Waters Raven tinamaan dito. That's gonna be the ABC to, that's the mid laner para sa kanilang team. Nabuhay pa nga ni Rich gamit sa kanyang consume. Tinamaan ang stun dito. Wala ka ng pang playful stick. Siguro bang mga takbong na sa trinit. Subukan na. Ito na yung responde. Gonna be free. Maibigan pero exhausted dito. Si Ozora Veggie. Golden Pit. Nagawa ba niya ng paraan dito na ma-turn around yung team fight. And Dragon na sa kamay nila. Alliance. Pero Geek Fam. At Alliance is able to make that trade. Kill pa para sa kanila. Wala mo makikita pagiging veterano talaga rito ng LT Alliance. Kasi inisip ni Rumpel na yung kanyang pagpasok doon is enough for him to be able to assassinate yung kanilang eto, hindi pala si Rumpel, si Momo, kasi nag-killer instinct siya paloob eh, no? Kasi tinulak lang rin siya ng kanilang monsoon ni Rich, at wala doon medyo nalungkot na ang Geek Fam. 4 kills pinamigay nila plus a tier 1 tower doon sa ating Dragon Lane. 5 minutes in, 5k gold lead or 4k, magpa 5k na to, malaki na to para sa Alliance. Yeah, malaki na to indeed, though. At this point of the game, 5-minute mark, it's a really big deal para sa Alliance dito. They have to utilize this one. They have to make sure they can win the upcoming teamfights pa. Pero Champ the Waters, mga doon, mga SSK, huwag kang didikit kay Raven dahil pag tinamaan si Raven dyan, kahit naka-Rod of Ages yan, masakit pa din yan. We're seeing that 20 seconds on the clock before the first referral will spawn. And now, nakita natin na nakapwesto na dito kagad ng Geek Fam. So, first one, and the name of the game at 10 seconds to go. Actually, sa ngayon, dapat lamang ang LD Alliance dito kasi knowing yung gold lead na meron sila, pero sa ngayon, yung position nasa Geek Fam, ha? Itingnan natin kung gano'ng kagaling mag-retake ang LD Alliance ng position. At ayun na nga, hindi na nga nagawa ng Geek Fam na bakuran ang Rift Herald at LD Alliance. Perfect timing para sa kanila, Rift Herald ang kanilang mamatahan. Yes, this is gonna be the first time as well na sasama si CWJ sa teamfight na ito with that Darius. Pero medyo delikado ang buhay ng Geek Fam pag nagtataon. That's gonna be the first time bahay doon sinusubukan ng kunin ng Alliance dito habang Geek Fam is already positioning themselves nakatalikod at kita yung mata. Kumasok na mga kaibigan si CWJ! Pero that's gonna be the explosive cast na gagamitin dito. Pero not enough damage mga kaibigan. That's the cast and train coming from Momo dito. That's gonna be one champion going down na. Exhausted si SSK. Double kill para kay Golden Pit. Free it siya dito. Sakto
ito yung pagtalo niya dito with that Oops. Sonic Wave. Pero SSK, isang ubo na lang, isang normal hit na lang. And Momo will secure that kill sa palit ng kanyang buhay. Raven with that gold card para kay Ozora Becky. And Ozora Becky, tamang kuha lang ng kanyang Honeycrot and some of the referral gear in the meeting. Tama, so kailangan lang nila kalating yung buhay dito ng Tore. At kusa na yung mababasag sa ating globe. Rift Herald Slam! Let's go! Okay, kita natin doon, Kuya GG, yung range advantage na meron dito ng The Alliance, yung CWJ. Nasa gitna lang siya ng lahat, tapos nagkakaroon ng stock pa isa-isa ang mga miyembro ng Geek Fam. And kung na-miss nyo yun, Rich again with another very good monsoon! Kitang-kita mo yun, lahat na-heal, lahat nagkakaroon ng sustain, not allowed Geek Fam to win another, sorry, that allowed The Alliance to win another 5 and 7 minutes in para tayong si Romblari. So, lumalaki talaga ang lead ng The Alliance. Kanina, 5k lang, no? But right now, 7-minute mark, 2 minutes lang yung pagitan, pero lalo pang lumaki yung ating gold difference natin. At tignan mo, auto yung item dito ni Rich, no? With that, Janna, parang medyo familiar. Familiar ba, diba? Meron na siyang, meron na siyang item dito for almost getting that Roa, Rod of Ages. Para sa kanyang champion. Familiar eh. Yun, para, kanina nakita natin yan kay parang Hamiz. Parang napanood ko na kanina eh. Pero 5 seconds on the clock, mga kaibigan, for the second dragon. Maybe Infernal Drake. And they really have to take the risk of getting this one, mga kaibigan. Pero kiniklear na ng Geek Fam ang kanilang mapa dito. Nasa loob sila dito. Sinubukan pumasok, mga kaibigan. Itong si Nyx. Pero Nyx has to go back away. Ginamit na yung kanyang shield dito. The dragon is being started by Alliance. And I don't think Geek Fam can respond to this one. I don't think either, Kuya Gigi. Masyadong mahirap na talaga yung basuhin to. Kita mo naman ang buwabakod sa kanila. Kung ang nagbabox out sa'yo, Twisted Fate. Diba? Medyo sure na tayo na talagang lamang-lamang yung side kumbaga, na yung Twisted Fate, diba? Kumbaga sa basketball, parang si Kagiwa na yan. Alam mo naman. Binabox outan ka na ni Kagiwa. Familiar ba? Ayun na mga box. Speaking of box out sa IBM, that's gonna be a kick from SSK dito. Pero mali yata siya ng sinipa. Garin pa din yan. Tama. Di ako makamupon doon kay number 47. Ha. Okay, pero sa mga bata, bagong viewers natin dyan na hindi nakilala yung ating legendary na si Magda Spark. Ano na lang, Terrence Romeo. O isipin nyo, binabasa nyo yung Terrence Romeo, sentro kayo. At kumbaga yung lineup nyo, di ba, purong mga 7-foot, mga 6-10, mga 6-9. Tapos anong nagbabasa sa inyo, Guardia? So lang ibig sabihin nun, malaya talaga lamang ng Alliance. Ayun talaga yung bottom line. Malaki talaga yung umaharang dito. 10,000, around 10,000 gold difference na dito na ako. No, normally see this kind of gold advantage, lalo-lalo na sa Wild Rift. Lalo-lalo na, 10 minute mark pa lang, no? Papunta pa lang tayo ng 10 minutes at talagang malaki na to at this point of the game. I would say na around 2 to 3 main item na meron sa kamay ng Alliance dito, no? They have the Black Cleaver na for CWJ and yung kanyang Sterax. At medyo chapsoy din yung item ni Shang dito, no? I think understandable na naka-Rumble Vest lang siya kasi kailangan nilang mabuhasan yung healing dito ni Darius sa CWJ. Destiny. Pero Destiny para matahan ang kanyang kalaban. No, basta yung mata dito, no? Pero Alliance already positioning themselves. Teleport coming in. Mukhang nasa botting pa rin dito. Si Shang. Vision lang. Ay, walang magiging engage doon. Wala kay Raven. Kumbaga minatahan ng uwak yung buong mapa pero wala mo na magiging engage SSK. Kini-clear out lang yung Vision. Ito yung pinaka-proud si Hungry. Pero ito, Usarapete, sinipa na. Ko. Sinipa na nga mga kaibigan. Delivery para sa ating tropa. Pero tumama ang kanyang gold card dito. There's every station sa SSK. Ito na yung ultimate tennis. Gamitin mo na yung monsoon. Monsoon will be used. Nabuhay pa si SSK. Ano yung mag-imat yata ito si SSK with that leasing. Sa'yo, Kuya GG. Mahirap na talaga yan. Kung titignan mo rin yung itemization nila, teleport. Uy! Kanina yung enchant ni SSK, Stasis Enchant. Tapos binayipan niya para sa teleport. At yung sinasabi, pinapamalakan ni Hungry na uhaw ang Alliance sa teleport. At dahil dyan, jungler, nasa area na ng Barot. Pero walang jungle dito ang Geek Fam. Si Shang trying his best kung makabitas ng isang champion dito. Pero susubukan niya agawin gamit ang kanyang Demacian Strikes. Pwede mong gawin yun eh. Wala. Pwede mong Demacian Justice, wala rather. Pwede mong gawin yun.
Pero kung against alliance, hindi. Hindi pwede. Kasi ginawa niyang alliance doon, Kuya Gigi. Lumayo sila eh. So paano aabto eh yung ng quests mo? Diba? Ano yung ultimate ng nangyari natin dito? Diba? Siya na justice. Eh, yun yung place. Oo, tama eh. Kumbaga, kahit tayo eh. Pag nag-run game tayo. Eh, yung Jared, layo. Diba? Yung mga ganyang mga bagay. Alam natin na mas malakas pa sa smite ang Dimashing justice niyang si Garen. Kaya bibigyan mo talaga. Pero si WJ mo mapipitas. Ayun, finally, something good happened for the side of Geek Fam dito on the side of Alliance naman. Kakatok pa rin sila sa gitna with a Baron power play. That's a pretty nice pick-off for Geek Fam dito, pero still not enough to close the gap, mga kaibigan. Cold Fits, lalo na pag ganito na 8. Wow! Look at the damage coming from the static shield dito. Para namang wala yung factor AD pa, physical damage coming in from Golden Fits. Hindi lang siya Golden Fits, talaga manlalamig ang katawan mo dito. Oh, uy! Here comes the insect kick coming from SSK. Pero maliga ng liga. That's gonna be the kill para sa Geek Fam dito. Pero slowly, one by one, going down. Golden Fits, free siya dito. Pero Momo, nasa likod ng kanyang bakpader dito. High ground mismo, that's gonna be a double kill for Raven, mga kaibigan. Securing another kill for Nick Six, na nag-down bells ang shield, pero nagtas pa rin siya, tumalpok siya dito with that moon, howling gale, pero Rich, that's gonna be the end of the game.